Minsan, nalulungkot tayo sa tuwing nababalitaan natin ang buhay ng ilang sikat na celebrity na hindi nabibigyan ng mga proyekto at hindi na rin natin nakikita sa harap ng kamera. Nawalan man sila ng trabaho sa industriya, pero hindi naman ibig sabihin nun na titigil na ang kanilang karera sa showbiz. Matatandaan noong kasagsagan ng pandemya sa bansa, marami ang siyang naapektuhan. Karamihan sa atin ay nawalan ng trabaho. Isa na dito ang mga industriya ng show business, kung saan marami sa mga artista ang nawalan ng proyekto. Gaya ng isa sa mga aktor ngayon na si Mark Nielsen Culeta sa kanyang tunay na pangalan, or mas kilala nga sa kanyang screen name na Neil Culeta, na ibahagi ng aktor sa isang panayam na nawalan nga siya ng trabaho nitong dumaan na pandemya. Kaya gumawa siya ng paraan para mairaos ang araw-araw nitong gastusin. Dito naisipan niyang gumawa ng paraan at dumiskarte at maganap ng ibang pagkakakitaan. Si Neil Culeta ay pinanganak noong August 4, 1991. Sumikat at nakilala sa kanyang galing sa pag-arte. Unang nakita ang galing ng aktor na si Neil nang maging parte ito ng youth-oriented show sa TV5 Network sa Lip Gloss taong 2018. Halos 2 taon din ang inabot bago muling nabigyan si Neil ng proyekto, pero hindi na sa TV5 Network kundi bilang isang kapamilya aktor na kung saan nahasa ang kanyang galing dahil nagsunod-sunod na ang magagandang offer ng ABS-CBN Network para kay Neil nang muling makabalik taong 2010, isa ito sa mga cast ng Rosalca kung saan kasama niya noon si Matt Evans at Empress Shook. Nakita din natin ang husay niya sa pag-arte ng makasama sa 100 Days to Heaven at Growing Up taong 2011 hanggang 2012. Masasabi natin na matagumpay ang kanyang karera noon sa industriya ng showbiz, kaya nagulat na lamang ang iba sa kanyang naging panayam dahil nawalan nga ito ng proyekto sa Kapamilya Network noong kasagsagan ng pandemya. Ipinagtapat ng aktor kung ano ang kanyang mga naging trabaho at ano ang kanyang pinagkakakitaan sa panahon na nawalan siya ng proyekto. Ibinahagi nga niya ang trabahong nakatulong sa kanya upang maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya, at ito ang kanyang mga naging pahayag. Nagtinda ako ng bangus, kumukuha ako sa dagupan, ayokong matapos ang buhay ko na malungkot, toxic na nga papatoxicin mo pa ang sarili mo, wala na ngang pumapasok na pera sa'yo, madedepress ka pa. Walang arti-artista ngayon. Lahat tayo pantay-pantay that time. Naisip ko paubos na ang kapital ko, yung ipon ko. Sabi ko sa sarili ko, mag-business ako na di kailangang ikahiya. Sobrang proud ako. Ang daming natuwa sa akin kasi ako mismo ang nagdi-deliver. Imagine nagbenta ako ng bangus. Nagdi-deliver ako pag may kumukuha sa Quezon City. Minsan nag-aalok ako sa mga bahay, malaki ang kita. Yung iba ang iniisip, wala ka na bang pera? Hindi, hindi sa ganun yun. Marami naman. Pero gusto ko naman enjoy in something new naman. Gusto ko ring ma-experience yung buhay ng ibang tao. Ang hirap pala kasi nagtinda ka ng bangus, pagtatawanan ka. Sa kasalukuyan nga ay natigil na sa pagtitinda ng bangus si Neil. Ngunit siya ay mayroon na rin namang negosyo, at ito ay ang liquor store na hanggang ngayon umano ay patuloy pa rin namang maganda ang progress. Mas lalo din siyang naging inspired ng magtrabaho, dahil alam mo bang isa na rin siyang ganap na ama sa non-showbiz live-in partner at mayroon na silang anak na babae na si Jasmine. Nabigyan na muli siya ng proyekto sa showbiz, pero hindi bilang isang kapamilya actor, kundi bilang isang kapuso actor na napanood natin sa kakatapos lamang na teleserye na Widow's Web.